Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses and Cool Girls. Cool Girls. Question. Mga sis, Starlet, CR tayo. Let's go. Uy, Jeannie, ang dami nating bisita today. Kaya nga eh. Kaya dapat ano to eh. Kaya dapat video episode to kasi marami tayong mga bibig ngayon eh. Marami tayong bosses. Baka hindi nila alam kung sino na yung sasalita sa atin. Kasama natin ang mga sister wives natin sa kulto ng De, joke lang. Syempre kasama natin ang cool girls. Ang mga butihing partners ng Cool Pals. So, dito si Miss Carla, si Miss Anne, at si Miss Kat. Yay! Hello! Oo. Pero dahil dyan, dahil puro babae tayo ngayon at puro babae yung guest natin ngayon, meron akong reglamador! Dahil may regla kami. Ang reklamo ko ngayon, ano ba yung reklamo ko? Yung reklamo ko kasi, parang na mini-scam ako. Mini-scam kasi 600 pesos lang naman siya. So, anong nangyari? Bumili ako ng tote bags para sa bazaar. Tapos, sabi niya, ipapadala na niya nung Thursday. Tapos, hindi niya pinadala. Tapos, sabi ko, magre-refund na lang ako. Tapos, oo siya ng oo. Hanggang sa hindi na niya ako re-refund. 600 pesos lang naman. Pero every now and then, kapag bad trip ako, minimessage ko lang siya para sa kanya ko na lang binubuhas yung galit ko. Galit ko kahit kanino, kahit hindi na niya kasalanan, minimessage ko siya. Sulit ng 600 mo. Oo, meron siyang absorber. Iba pa naman niya binablock. Totoo. Nakakaasara, iniinis ako sa mga scammer. Kahit konti lang yan. Kung kahit 600 pesos lang yan, kahit piso nga lang yan, eh, papatulang ko talaga siya. Paano pa kaya yung mga na-scam ng ano, Eras Tour tickets? Oo nga, magkano ba yun? Magkano ba yun? Magkano ba? Hindi ko alam kung magkano, pero... Parang ang ticket yan, 15K yan. Grabe! Yun talaga magkagalit na lang. Yung flight at yung... May mahal. Speaking of, kagabi, pag-akit ko ng kwarto, tulog si James, tapos nagpe-play sa Disney Plus si ano, Taylor Swift. Taylor Swift. Hindi ko alam. Panood niya. Hindi ko alam. Ikaw ang na-scam. Oh, yun. Speaking of scam pala. Speaking of scam, dahil na-scam ang puso ng mga to, ng mga komedyante nating Cool Pals. So, ito na. Ito sila, syempre, tatanungin, gigisain natin sila Carla and saka si Kat. Or hindi pala sila yung gigisain natin. Gigisain natin yung mga partners nila. Take it away, Jolene. Yeah. Ito, first question, medyo light lang. Yung partners nyo ba, yung respective partners nyo, sila ba yung favorite nyong comedian sa Comedy Manila? Honest answers only. Oo, syempre, oo. Yes. Teka, nasa tabi mo yan ata si Nono. Kaya kasi sa tabi ko. Hindi, favorite ko si Nono. Dati pa, sa kanya talaga ako tawang-tawa kaya. Hanggang ngayon naman. Oh, yes, yes. Kumikilig. Scam na scam ang dating, ha? Pero tama, kasi diba fan si Miss Carla dati. So talagang mukhang favorite niya talaga si Sir Nono. Eto Miss Anne, huwag po kayong mag-alala kasi hindi naman ito papansin niya ng mga top podcasters sa Pilipinas. Sila ito papansin niya. So sino ang favorite niyo sa Comedy Manila?
Alam ni James actually kung sino yung favorite ko. Pero syempre, oh, favorite ko siya. Favorite ko siya. Alam ni James kung sino. Sino nga? Parang pag tinatanong kasi ako, syempre hindi kasali si James dahil syempre favorite person ko siya, no? Si Red ang favorite ko. Parang alam naman ni James din yun. Pero syempre kung kasali si James sa choices, syempre si James. Ikaw, Kat? Default naman yata na dapat favorite si Rems. Ayan! Syempre, favorite si Rems. Pero next na favorite ko si Muman at si controversial na si Gold. Nahilig ako sa mga maduming jokes. Obviously. Mga nagpapakita ng puwet. Ikaw, okay. Sabay ganun siya. Hindi. Ate, gago. Pero masaya naman kayo. Like, pag yung humor ba nila sa stage tsaka humor nila sa personal or sa kung kayo-kayo lang, same pa rin ba or may pagkakaiba? Sino man ako? Sino man sumagot? Sige. Oh, sige. Ikaw muna. Joke, Pinas. Hindi ako muna. Oo. Pareho lang. Mas makulit siya in person. As in, mas... Yung mga bawal na joke sa stage, naririnig ko in person. Kaya masaya din. Hindi naman magkaiba. Parang, same pero... Mas gago siya sa person. Mas gago lang in person, in short. So, kailangan pa pala bayaran. Babayaran namin ng matindi para lang makita yung kagaguhan ni Nonong. Magkano ba? 700. 700 lang? Okay. kayo ba? Si Rems, hindi siya nagpapatawa sa... pag kami, hindi siya masyadong ma-joke. Pero pag may mga situation na nakakatawa sa labas or na-encounter kami, sabay lang kami natatawa. So, masaya na parang same kami ng sense of wicked sense of humor. Oh. Pero pag kami, hindi mo siya nagpapatawa saan kasi weird daw yun. Pareho lang sila ni Rems kasi hindi na siya seryosong tao naman siya eh. Parang never akong nakarinig na nag-joke siya sa bahay, parang ganun. Talaga ba? Hindi rin siya nagpa-practice ng jokes. Pag nagti-TikTok siya, nagkukulong siya sa banyo or sa hindi ko nakikita. Makikita ko pag naka-post na. Hindi siya nagtatanong sa'yo na, "Uy, Ann, nakakatawa ba 'to?" Hindi. Walang ganyan. Kasi, hindi. Matatawa naman ako pag naka-post na. Pero kasi, pipigilan ko siya eh. Kaya hindi na niya pinapadaan sa akin. Kasi baka ma-sensor pa siya. Madiscaril siya sa joke. Hindi niya gagawin. Wala, imagine ko. Kaya pala lagi naka-cancel si James. Kasi hindi na pinigilan ni Anne, no? Oo, hindi ko alam. Wala akong alam. Pero diba sabi naman nila, ang mga komedyante daw talaga, pag on screen or on stage, talagang nagpapatawa sila. Pero sa totoong buhay, sila yung tahimik. Oo. True, din. Oo. Mas ganun eh. So, eto, next question. Kung hindi naging kayo ng mga partners nyo, sa tingin nyo, magiging celebrity crush nyo sila? Nag-atake sa akin. Ganda na yung mga tanong mo. Diba? Sa tingin mo, maka-attract ka sa kanila kung hindi naging kayo? Thank you for the question.
Simulan ka, simulan ko. Ako, sige, si Jimmy naman. Siguro ako, oo pa rin, kasi gusto ko yung humor niya eh. Kumbaga parang nung una naman ako nanood sa kanya, talagang nagpe-perform na rin kasi talaga si GB. So parang sa kanilang lahat, na-attract ako dun sa sense of ano niya, sense of humor niya, tsaka yung talino ng jokes niya. Dun ako na ano eh, dun ako na parang wow, ang galing mag-isip nito. So, ma-attract pa rin talaga ako sa kanya. Ang questionable lang doon, kapag sobrang sikat na siya, tapos saka ko pa lang siya naging crush, hindi ko alam kung magiging kami. Dahil, syempre, mas maraming aggressive na babae. So thankful ako na hindi pa siya ganun kasikat nung nagustuhan ko siya. Sa inyo, ano, Kat, ikaw Kat, sa tingin mo? Eh, nakilala ko si Rims. Ang masaya niyan, nakilala ko si Rims, alam niyan. Kakapanalo niya lang dun sa Showtime. Nasa kasagsagan siya ng height of ano niya, ng popularity. And isa ako sa malalanding babae. Ito pala yun. Isa ako sa malalanding babae. Ipapicture. Anong number mo? Ikaw pinaka-aggressive. Isa ako malalanding aggressive. So, yes. Oh, gusto ko yung itsura niya eh. I mean, yung brooding na parang slightly awkward na masungit na suplado. Oh. Tapos nag-macho siya. Yun na. Parang kinikilig ka pa kayo. Everyday kami kinikilig. Ako naman, ano, na-meet ko kasi si Nonong artista na rin eh. Pero feeling ko, artista na siya. So, medyo sikat na siya noon. Pero kung ano, magkakagusto pa rin ako sa kanya. Kasi same sa sagot ni Jeannie. Gusto ko talaga yung humor ni Nonong eh. Actually, kaya ako siya unang nagustuhan dahil sa marijuana joke niya. Oh, walang blip to. Walang blip. De, totoo yun. Parang una kong rinig dun sa marijuana joke niya. Sobrang tawang-tawa ako. As in, siya yung first na komedyante na nakapagpaiyak sa akin sa kakatawa. So, yun. Ang saya. Ikaw, Ayan. Gosh. Feeling ko hindi. Kasi hindi kasi parang baka hindi kami magkakilala at all. Sobrang magkaibang kasi wala akong connection or anything sa comedy eh. Wala talaga. Wala. Kung parang wala talaga. Actually sa family ko nga hindi naman alam na comedian si James. Alam, ayun, ano siya, IT. Kahit sa friends na professors, ang alam, IT si James. Tapos, yun, sila na lang ang makaka-discover na, ito po yung husband mo. Parang, may ganyan siya on the sides. Ganun. So, parang, wala kaming connection at all, siguro. Hindi kami magkakakilala at all kung, alam niyo yun, or hindi ako manonood din ng comedy kung hindi. Hindi, Anne, ito na lang yung tanong kay James. Kunyari, so hindi, wala kang connection sa comedy. Nakita mo yung inasal na commercial niya. Sa tingin mo magkakakrush ka sa kanya. Kailangan yung inasal. O, yung sarap na sarap ka dun sa barbecue, ganun. Yung buwan. Kailangan yung talaga yun. Hindi, pero nung napanood ko naman sa first time ko siyang napanood mag-perform sa ano, TK, sa TK, so, first time ko ito. Open mic lang yun. Tapos, hindi ko pa alam kung ano actually yung ginagawa doon. Tapos, yun, natawang-tawa ako sa kanya. Yun pa yung panahon na yung mga jokes niya, yung Lucky Me, yung ganun. Yung mga bulol na jokes. So, yun, tawang-tawa ako sa kanya. So, kung manonood ako ng comedy, I think naman, pero yun nga, kung wala, hindi ko siya siguro makikilala at all. So, nung nagde-date pa lang kayo, parang
hindi siya nagpapatawa. Parang seryoso talaga siya. Hindi, hindi siya nagpapatawa. Oh. Serious pala si Jane. Oo. Oh, intimidated siya sa ganda ni Anne eh. Hindi. Hindi. Hanggang ngayon naman, hindi pa rin siya nagpapatawa. Hindi pa rin siya nagpapatawa hanggang ngayon. Hindi, oh nga, hindi nagpapatawa si James, minimin niya lahat ng sinasabi niya. Sabagay, sabagay. Kaya siya nababash. Sabagay. Eto, sabi nga ni James, ano ang ambag mo? Diba? So, meron na bang time na parang meron kayong tag or joke or idea na naambag sa material nila? Eto si Jeannie, alam ko, parang, madami-dami. Oo, yung parang tinulungan nyo sila na ano, parang pag kunwari may sinabi silang joke, tapos yung parang tinulungan nyo na mas gumanda yung joke nila. Meron bang ganon? Yung dinagdagan nyo yung joke nila or napalitan nyo yung isang word or anything? Ako madami. yung popsicle sa puwet. kasi yung meron akong ex na transgender na. So nakakausap ko siya, minsan nag-joke siya, naglalagay siya ng popsicle sa puwet. So nagkukwento lang ako ng kanya ng mga buhay ko. Tapos Hindi joke serious dun eh. Oo. Tapos may friend ako, nanood na ng show niya, si Dexter. Half ano kasi siya, half black, tapos bading. So, sa kanya din galing yung joke na black luck. Ayan. Mm-mm. Tsaka yung panty. Ano yung tipan? Yung bago. Ah, yung tipan. Ay, sa'yo pala. Nakakatuwa kasi ginagamit ni Rems. Yung ginagamit niya, parang ganun. Yung suggestion na ginagamit ni Rems. Hindi nga siya suggestion eh. Joke talaga. Utos ba yan? Utos. Hindi, nagkukwento ako. Nagkukwento lang ako sa kanya ng buhay ko. Ay, ganito yung nangyari, ganyan. Tapos sabi, ay, pwede yan ah. Galing. So yung jokes pala ni Rems ay inspired sa kwento mo, parang ganyan. Oo, yung mga chismis ko. Si GB kasi kapag binibigyan ko siya ng uy, mas maganda yata pag ganito. Oo lang siya. Tapos hindi naman niya gagawin. pero kapag may hirit ako na gagawin ko ng joke, hihingin niya minsan sa akin. At daya eh. Pero okay lang. Yung gusto kong gawin niya, hindi niya ginagawa. Yung gusto kong gawing joke, yun yung gusto niyang gawin. Di ba? Parang nakakaasar. Ikaw Carla, alam ko ano eh, pareho kayo ng humor ni ano ni Nono. Feeling ko naman kasi may kaming magchismisan. So minsan nagiging sobrang nakakatawa na 'yung pinag-uusapan namin, minsan wala nang point tawa. So feeling ko naman wala akong maalala na specific joke na parang nakapagbigay ako ng parang word or ano. Pero feeling ko naman, gumaganon siya dito eh. Nakakakuha siya ng premise sa'yo. Ganon. Oo. Dinidiktahan siya. Hindi. Kasi may pinagtatawanan kaming komedyante na nakakatawa yung pangalan. Offline ko na lang sasabihin. Tapos, so may pinagtatawanan kami pangalan. Tapos, hanggang sa, bakit ganun yung pangalan niya? Siguro yung mga kapatid niya, si Don Bernadette, tsaka si Alan. Parang kilala mo na to, Jeannie. Tapos, ano pa yung mga pangalan? Basta kung ano-anong kaloko, pinaghahalo namin yung mga pangalan ng mga si Shirley Mark. Tawagin mo ngayon. Ano si Shirley Mark? Tawagin mo yung kuya mo, Shirley. Nakahalo-halo kami ng mga kagaguhan.
So yun, feeling ko nakakadagdag naman ako, nakapag-ambag naman ako sa kanya kahit paban. Yun. Sabi ko nga eh, ay nako, pag di mo gagamitin yun, may 3 minutes na ako. Joke! Game. Mami, may tinitago ako dito sa boats ko. Joke! Open mic na yan. Ang pangalan mo, ang pangalan mo, si Shirley Mark Carla. Our next open mic. Queen Yasmin yan eh. wala. Kapatid ni Queen Yasmin. isang ano nga dyan, isang poetry slam nga dyan, Carla. Ano? Isang poetry. Ano spoken ano? Poetry. Spoken word. Spoken poetry. Okay. 3, 2, 1. Shirley Mark. Shirley Mark. Shirley Mark. Shirley Mark. How about yon? I sige, ikaw na yung Queen Carla natin. Magpipicture kami ni Queen Yasmin na kaganon. Sa hanim. Nakakaasar. Ikaw ba, An? Hindi ka ba naiinis kapag ano, kapag ginagawa kang joke ni James? Hindi naman. Kasi marami-rami kang... Oo nga. Madami-dami kang ano eh, madami-dami siyang joke tungkol sa'yo. Hindi naman. Yun na siguro yung contribution ko. Kasi wala naman akong humor at all. So, hindi ako, di ba? Parang hindi ako talaga makakatulong sa kanya. Hindi ako makakatulong talaga sa kanya. So, ayun. Pag nagjo-joke nga ako, hindi, tumatawa siya, pero tumatawa siya kasi mukha akong tanga. Ganyan pala yung joke ko. Tapos, makukulitan siya, tapos maiinis na siya. Yung ganun. So, sobrang... Hindi ko rin alam eh. Natatawa naman ako sa lahat ng jokes niya. Pero minsan yung mga joke ko, yung ano, kumakain ka ba ng burger? Yung mga ganun type. Yung mga ganun yung joke ko. Bakit? yung mga ganun. So, ayun. Hindi naman nakakainis kasi natatawa din naman ako. Pati maayos, maganda naman usually yung pagkakasulat. So, okay naman. May mga topic ba kayo na tungkol sa inyo na ayaw niyong i-joke nila? Like parang, huwag mo sabihin yan kasi ano, parang mapapahiya ako. Meron bang ganon? May moment ba kayong ganon? Si Carla, sumusungit yung itsura niyo. Marami-rami. May mga jokes. Nakalimutan ko na eh, pero minsan parang ako na yung na-offend na ako ah. Anong topic? Kahit topic lang. Ano ba yun? Nakalimutan ko na eh. Yung layas. Joke siya sa layas. May joke siya about sa layas. Yung ano, so ako kasi palalayas ako na dati nung mga rebel days ko. So, palalayas ako dati sa bahay. Tapos sobrang bilis ko mag-empake. As in, mabilis ako maglayas ng bahay kasi nilalagay ko lang. Yung joke niya na yun, pag narinig niyo ngayon, tinutukoy niya yung sarili niya. Pero originally, ako talaga yung palalayas. Mabilis mag-empake. Yung nakabilot pa, yung binabagalan pa. Para makita yung tampo, ganun. Oh. Ayun. Pagka ganyan bang... sorry. Sige, ano, Carla. Go. Okay na. Pagka ganyan bang, kunyari, may mga joke sila sa inyo, ano yun, by surprise na lang? O merong... May consent nyo? Like, Carla, may joke ako para sa'yo, ganyan. Okay lang bang ilabas ko to? O by surprise lang talaga siya? Tinatanong naman niya ako. So far, di pa naman ako nagugulat.
Kasi lalo na yung joke ni Nonong na ano, ano ta, yung mag-gitara siya na may kanta. Good morning, yung good morning. Naalala ko lang bigla kasi nung sa Newport, medyo medyo katabi namin yung mami mo sa taas. Sabi ko, shit, sabi ko, nandito yung mami ni Carla. Ano kaya ni tita na may joke si Nonong na gano'n tungkol kay Carla? Actually, pagdating ng nanay ko, nagpaalam na si Nonong kasi first time niyang mapapanood si Nonong ng live eh. So, nagpaalam na siya. Sabi niya, tita, medyo bastos po yung bibig ko dito. Kaya, sorry po ako in advance. May mga ganun. So, kasi ito naman ginising nanay. Niya po ako sa tsupa eh. Yes, ma. Opo, ma. Hindi. Ang sabi tsaka, ng mama mo? Hindi, okay naman yung, cool naman yung nanay ko sa kanya eh. Sobrang love naman siya, kaya kahit ano sigurong lumabas sa bibig niya, okay. Or pumasok sa bibig mo. Sama ako. Nonong, umalis ka na nga muna dyan sa tabi ni Queen. Wala siya dito. Di niya narinig yung genie. Ikaw, Kat, hindi ka ba na ano? Pag yung... Pag tungkol sa akin? Oo. May nagugulat na lang ako. May mga jokes siya na hindi niya sa akin sinabi, pero alam kong ako yun. Yung iba siya dun sa mga joke na yung ako yung may contribution, iba yung joke na, ah, ako to. Oo. Pero, okay lang. Okay lang, totoo? Oo. Okay lang. Talaga. Okay lang, Kat. Hindi, ako to. May tanong ako kay Kay tsaka kay Janine. Kung yung mga asawa nyo, yung mga boyfriend nyo, komedyante, tas ano yung mga topics na ayon yung i-joke nila? Una ka na, Jeline. Mukhang madami-dami yung iyo. Wala naman. Siguro yung wag lang masyadong misogynistic. Kasi in general, makakancel din siya pag masyadong ano eh. Masyadong galit sa babae. Ganun. Or... masyadong offensive na hindi na nakakatawa. Yun yung nakaka-offend. Hindi nakakatawa. So, any topic. Ikaw, okay? Sa akin, parang wala naman. Kasi wala naman din siya humor eh. So, okay lang. Hindi, wala. Okay lang sa akin kahit ano. Ako siguro pag tungkol sa kasi, ex. Ex mo o ex niya? Ex niya. Tapos parang naalam kong totoo nangyari. Bakit magsiselos ka? Parang ganun. Parang lalo na pag tungkol sa sex, ang joke. Tapos alam ko tungkol sa kanila talaga, na nangyari talaga sa kanila. So parang, huwag mo na i-share yan, pucha naman. Parang ganun. Ba't nagre-reminisce ka? Pero kapag ano, kapag pinagtatawanan yung ex niya, yun. Gusto ko yun. Buti na lang mo lang yung ex si James. Oo nga, no. Meron kasi siyang joke yung ano, yung psycho bitch, yung ano niya, yung parang dress as psycho bitch ang ex niya. Tapos yung itsura daw ng ex niya habang nagiging psycho bitch siya, gumaganon ng bag. Sino yung mga, sinong kasama mo? Sino yung kasama mo? Parang ano ba yung nahuhulog yung bag? Sino ba yun? Sino yung kasama mo doon? Sino? So, yun yung costume daw ng ex niya ng Halloween. Bakit? Bakit? Siguro maiksi balikat ng ex na. Siguro. Nahuhulog lagi. Nahuhulog pa lagi shoulder bag eh. Ayun. Ito. Sige, ikaw na. Sige, ikaw na, Jimmy. Go. Go, okay, ikaw. Ito. Medyo magandang topic to.
Hey, it's Stan. It's Ro. Chino. Neo. And along with Rowan ASH, we are the Wrestling Wrestling Podcast. We are the longest running weekly episodic Filipino wrestling podcast. Each week, we talk about the latest happenings in pro wrestling. We give you takes from perspectives honed from years in the wrestling business and, syempre, as fans. If you want someone to help process the feels about the different ganaps from WWE, AEW, NJPW, Impact, and more each week, you'll know what to do. Tune in to the Wrestling Wrestling Podcast on Spotify, Apple Podcasts, and wherever you get your podcasts. Eto, may mga nakatrabaho na ba yung mga boyfriend, asawa nyo na pinagselosan nyo? Tapos, paano nyo na-resolve yun? Sinabi nyo ba sa kanila na, uy, gagawin, selos ako kay ganito? Ayoko sa kanya. May ganun ba? Kay Ann muna tayo mag-start. Kasi ako, mukhang, oh, ay, meron. Muna talaga. Parang meron na. Actually, hindi ko nga kilala eh. Kung sino yun. Parang hindi saan naman ba to? Ako hosting. Yung nag-send ng ano? Ay, hindi. Sorry. Hindi pa yun. May alam pa yun. Hindi pa yun. Ano? Hindi pa yun. Hindi pa yun. Ito si Christy Berme, no? Hosting lang, ha? Oo, parang hosting eh. Tapos, hindi nyo rin siguro siya kilala. As in, never natin siyang na-meet or anything. Parang ganun. Tapos, nag-post siya ng stories or something na siguro mga tatlong pictures, ganun. Parang okay lang. Parang weird lang, no? Weird lang. Kasi, hindi mukhang co-host yung itsura nila sa pic. Alam mo yun? Pero, hindi ko pinansin. Kaso, nung nakita ko yung mga comments na buti okay lang sa asawa mo to, parang, so valid pala. Valid pala yung naram. Kasi puro lalaki yung nagko-comment eh. So, ibig sabihin, o nga no, ba't di mo naisip yun? Tapos, pagdating niya ng bahay, alam naman niya kagad. Tapos, binura naman niya. Wala akong sinabi. Wala akong sinabi. Akala ko, naka-helmet na siya, naka-bulletproof vest na siya. Binura naman niya. Naka-SWAT team. Oo. Parang hindi naman ako... Parang hindi ko naman kasi siya din binibring up. Parang ganun. Parang mararamdaman din niya. Kasi may ibang magpo-point out na, oh, bakit ganyan? Parang ganun. So, ayun. May iba nang papansin. Buti nga nung kay, ano eh. Nung kay, ano pang, kay Salome, di ba? Good boy siya eh. Ay, pagpalit pa siya ng upuan, di ba? Ay, pagpalit pa siya ng upuan para hindi sila magkatabi. Umiiwas. Actually, yun naman yung maganda sa Cool Pals kasi parang hindi nila pinopromote yung babaero culture. Diba? Parang gusto nila ang matake ng mga listeners is loyal kami, parang ganun. Na kahit mag-guest kami ng adult content creator, magalang pa rin kami. Hindi mababastos yung mga partners namin. Tama. Kasi yung iba parang hayok na hayok. Oh. Tama. Sino? Ako lang yung ano. Kala mo mawala ang asawa eh. Sige, Kat, ilabas mo yan. Ilabas mo yan, Kat. Ay, nako, hindi. Masikat si Red sa kanya. Sino pong pinag-uusapan natin? So may pinagsilosan ka na, Kat? Madami. Akong pinagsasalosan. Examples. Gumaganti na lang ako. Gago. Paano mo sinasabi kay Rems? Like, inaaway mo ba? Or sinasabi mo hindi, na? Hindi ako nang aaway. Expressive naman ako. Sasabihin ko, nagsasalos ako sa ganyan, kay ganito, kay ganyan, ganyan. Sabi, hindi, ano lang yan, ganyan. Pero, totoo naman, hindi naman siya yung tipo ng nagsistray. Pero, praning lang talaga ako. So, ayun. Innate naman sa atin mga babae yun eh. Yung, siguro ano, yung ayaw lang natin, yung ano, meron silang partner sa isang eksena na may kissing scene. Ako ayoko yun. Uh-oh. Yung may kissing scene, buti, hindi ako papayag. Buti wala. Buti wala. Si James ba meron? Depende sa babae.
Parang depende kung sino yung kapartner. Ako, ayoko pa rin eh. Hindi pa rin. O, sige, sabihin na natin like. O, sige, si Queen Yasmin. Maghalikan okay sila lang. Ni James. Okay lang? Okay lang sa'yo? Okay lang. Okay lang. Ayoko. Kahit si ano, di ba before, parang ano sila, love team sila ni Donna before. Parang, di ba? Ah. Parang wala akong problema. Oo, si Donna. Okay diba? Lang. Parang ganun sila before. Okay. Oo. So, depende so, sino, siguro sa babae. So, sino yung mga hindi, ano, hindi pwede? Yung mga okay. Ayaw nyo. O, hindi. Okay. Sa lume. Ayun. Mga ganun siguro. Anyone from, ano, anyone from Viva Max, hindi pwede. Oh, ang dali kasing isipin nun eh, no? Like, yung parang yung nasa utak nila, pwedeng palitan agad yung mukha mo sa utak nila. Diba? Ako, ayoko. Like, alam mo, di ba si GB nasa MTRCB na ano, MTRCB na parang commercial or PSA? Di ba PSA yun? Dun sa, yung bago manood ng pelikula. Hindi ako nagselos kay Donna. Nagselos ako sa fact na pwede naman ako yun. Alam mo yun? Tapos yung anak nila doon, kamukha. Yung anak nila doon, kamukha ni Fonzie, di ba? So parang pwede naman si Fonzie. Tapos sabi ko, edi sana mayaman na kami. Mayaman na kami yung pamilya. Pati si Fonzie, sana may TF, no? Oo. hindi naman ako ano kay Donna, pero yun nga. Parang, uy, sana tayo na lang yun. Parang ganun. Yun lang. Dun lang ako na ano, na medyo nag-acting din naman ako eh. Ganun ako na si Helos eh. Eh kayo, kung kunwari kayo yung sikat. Kayo uy, yung si Carla, wala pa. Di pa sumasagot. Oo nga. Eh, oo nga pala. Sorry. Oo nga. Ang pinakasikat pa naman. Correct. Ano? Ang daming naka-eksena nito. Ulaan ko, si Whitney Tyson. Ang lala na eh, no? Si Whitney Tyson. Sobra na yun. Parang ang lala ko na nun. Hindi, may mga ano. Mayroon, oo naman, syempre. Di naman may iwasan yun. Lalo na kasi yung personality ni Nonong, very lovable siya eh. As in, di ba, parang dali niyang itropang, dali niyang ano. So parang may mga pinagseselosan ako. Pero kinakausap ko siya, sinasabi ko sa kanya na, uy, parang masyadong madikit to sa'yo ah. Baka pwedeng, ano, parang kausapin mo na, wag masyadong. Like, dikit physically na dumidikit na eh. I mean, masyadong maano yung close. Masyado kayong close. Paglabas na pala ng sama ng loob. Hindi, may mga ganun. Kinakausap ko naman siya. Tapos, kinakausap din naman niya yung first one. Yung first one na yun. Ay, sabi ni Nonong, sabi ni Carlo, masyado daw tayo close. Ganun din yung pagkakasabi niya. Nagigigil din siya eh. Gigil na gigil. Pero si Carlo, sabi si Carlo, gigil na rin sa akin eh. Oo, kasi ang hirap yung pag masyado silang mabait sa isang tao, tapos mamimisinterpret na kasi ng ibang babae. Yung iwas lang. Oh. Kumbaga may certain na bait sila na para sa atin lang ng mga partners. Mm. Parang ganon. Oh. Yung certain lang, kahit konti lang, na reserve lang sa atin. Di ba? Yeah, may boundaries ba sila dyan, Jeannie? Like si GB, hanggang ganito lang yung pwede mong gawin pag may naka-work ka na girl. Oh, ayaw niya yung ano yung ganun. Yun din, hindi, siya yung nagsaset ng boundaries for himself. Kung may, ano na, kung may mga physical o whatever na, yun nga, yung sa partner, like kissing, hindi na siya papayag sa ganun. Kumbaga parang ayaw daw niyang ibigay yung, ano, yung doubt sa utak ko. Kasi minsan, tayong mga babae, diba, sasabihin natin, hindi, okay lang. Pero pag bumuburo yan, medyo, huwag mo na ibigay. Kumbaga huwag mo nang i-plant
sa utak niya, parang ganoon. Kaya sila, siya na umiiwas. Parang ganoon yung dating nung ano ni GB. Hindi, at saka madali kasing sabihin na okay lang. Pero pag nandyan na, nagawa na, iba yung impact sa atin. Totoo. Oh, kahit 10 taon na, alam mo ba, nung 10 years ago, yung binabalikan ba? May question ka pa, Janine, di ba? Ako, next question ko, ano, parang, hindi ba sumagi sa isip nyo mag-try naman ng comedy? Parang, di ba kayo nahawa sa passion nila? Kasi ito si Jeannie, nahawa na. Ito si Miss Carla. Feeling ko malapit na tayo. Konti yung push na lang eh. Hindi, lagi nga, nung mga first few months namin ni Nonong, lagi nga ako pinupilit mag-open mic. Kasi parang gagawin lang, pag nag-usap kasi kami, parang ano eh, parang tarantado na kami minsan. Alam mo yun, parang magdadab lang kami ng mga tao sa kalsada, mga ganoon, ganyan ginagawa namin. So, pinipilit niya ako, pero nahiya ako eh. Parang di ko carry. Kaya mo yan. Sabi ni Jeannie kasi. Pagtirahan mo na yung jokes mo. Nanti push pa. Ako na yung magko-corporate, no? Wala, maglaba ka muna. Magko-corporate ako. Oo, hatid mo ako, tapos sunduin mo ako after. Pero ano, niya pa ako eh. Tamang tambay lang ako sa inyo. Fan ako ng comedy, so mahilig ako manood lang talaga. Sikat, yeah. Sikat. Pero itry mo kasi. Kasi? Sikat. Kasi? Hindi, mahirap eh. Hindi ko kaya yung ginagawa nila. Hindi ko kaya na yung ginagawa ni Rems. Tapos yung every time na before show, lahat sila, kahit ang tagal na nilang ginagawa, lahat sila meron pa rin pre-stage Papa. Anxiety. Oo. Mm-hmm. Again, ang hirap. Ikaw ba, Anne? Ano yung, alam ko hindi ka magko-comedy. Alam ko hindi ka talaga magko-comedy. Pero ano yung, ano yung outlet mo? Like, ano yung pwede mong outlet sa lahat ng angst sa buhay mo? Yung ganun. Ano yung outlet mo? Lalo na kapag kunwari hindi mo makausap si James. Paano mo siya ilalabas? Kasi para sa amin talagang comedy eh. Yun yung outlet namin eh. Pero nanonood naman ako ng gig. I mean, malakas naman akong tumawa. Ang lakas ko kayang tumawa. Di ba? hindi man ako nagjo-joke, pero ang lakas kong tumawa. Malakas naman akong tumawa. So, okay na sa akin yun. Parang hindi lang, consumer lang ako ng comedy. Parang hindi ako creator. Parang hindi ko kaya din. Hindi. Hmm. Pero na-appreciate ko siya. Totoo. Sa bagay, ang dami rin ganyan eh. Yung outlet talaga nila, manood at tumawa. Pero kung totoo sa'yo, gusto ko kayo makita at least once na makasama sa stage. At least once, kahit open mic lang. Gusto ko lang marinig yung ano nyo. Totoo. Gusto mo kami kumain ng tae, Jeannie? Oh, at least once. Siguro mas feasible kung may ano, the roast of Cool Pals. Ayun, pwede. I know. Kaya. Sabi niya yan ah. Pero feeling ko si Miss Anne pwede to mag-ano, deadpan. Oo. Feeling ko parang din. Parang ganun yung end. No? Tapos pulot ang kay din. James yung jokes. Walang jokes eh, no? Wala. Facts lahat. Tapos tumatawa lang yung mga tao. Oo. Oo. Tapos umiiyak na si Jace. Umiiyak na siya dun sa likod. Nagsusumbong na. Ito, gusto ko yung tanong. Ay, ito yung gusto kong tanungin mo, Jeline. Eh. Babasahin ko na to, ah. Sabi nila, women are tested when their men have nothing. Men are tested when they have everything. Natatakot ka ba na baka magbago siya pag na-reach niya yung level ng success na pangarap niya? Hindi kayo masyado maniwala dyan, nabasa ko lang sa YouTube comments. Like kasi,
totoo naman eh, may mga artista talagang ano, parang umiiba yung ugali nila, lalo na yung mga lalaki. Lalo na kapag sikat na sila, tapos gusto na sila ng mga dream crushes nila nung, yung akala nila hindi sila magiging crush ng crush nila na artista, parang ganon. True. Diba nagiging suddenly na sa kanila. Oo, suddenly nagiging crush na sila ng mga out of reach crushes nila noon. So, hindi ba kayo natatakot na baka magbago siya in some way kapag sobrang, as in sobrang sikat na? Like Piolo Pascual level sikat, mga ganon. Mga Jericho, mga ganon. Alam mo yun, yung mga, kami ang guapings, mga ganon. Sinasabi nila. Nila James, nila Nonong. Wala, hindi kayo takot? Ako hindi, di naman. Kasi parang ngayon, medyo yung, parang mas naging sikat kasi si Nonong ngayon eh, feeling ko. Mm. Mas nagano siya eh. So feeling ko pag, the same pa rin naman siya eh, parang humble pa rin naman siya, matropa pa rin naman siya with everyone, di naman siya yung tipo ng tao na yayabang na ano, na sobra. Feeling ko, ay ako eh, di naman ako natatakot. Di naman. Sana huwag siyang yumabang na ganun. Tsaka wala na siyang makikitang kagaya ko. Yes! Oo, oh, ganda na. Yan. Tama naman. Ikaw, Kat? Hindi ko naiisip. Parang, kasi kahit hindi pa siya, kahit hanggang ngayon, ano eh, parang, lagi pa rin ako on guard. So, kahit hindi pa siya super sikat. So, parang same lang. Same lang ng paranoia ko. So, awayin mo pa rin. Lagi ka na. Oo. Takot lang din siya sa akin. Takot din siya sa akin. Malalaksak na ako bigla. I like it. I like it. Tsaka alam ni Kat yung mga galawan eh. Diba? Ayun, ko yan, girl. At, yung ginagawa. Yes, so before anything happens, alam na nila. Be afraid. Be very afraid. May pagbabanta. Yes. May takot magbanta si Kat eh. Si Anne kasi ano, yeah. Kasi ito si James, nakausap ko si James, talagang gusto niyang ano, gusto niyang maging artista, gusto niya talagang, yeah, gusto niya talagang ano, nasa showbiz talaga siya. And hindi malayong mangyayari yon, Anne. Talagang hindi malayong mangyari. Ready ka na ba sa ganun? Parang sa akin yung part na, siguro kung talagang maging artista siya, no, na parang okay yun kasi syempre, magkukwit na siya ng day job niya. As long as stable, alam niyo yun, parang okay yun eh. Good news yun sa akin eh. So, okay siya in that sense, pero like yun, security, parang ganun. Parang baliktad naman kami ni Kat. Parang hindi ako on guard at all. Diba, wala nga ako dun sa mga groups, wala. Parang kung ano man yung ginagawa mo, ayokong malaman. Pero nalalaman ko pa rin, alam niyo yun, parang diba? Hindi ako nag-iisip palagi ng ganun. Pero if may dumadating na hindi magandang news, parang ganun, lagi ko naman siyang, alam naman niya yun, nasampulan na siya. Alam naman na niya. Diba? Hindi naman yung secret, parang kumento niya yun sa podcast na nasampulan na siya. Na madali akong kausap. Ayun, para on si Carla, mabilis ako mag-impake. Yo. Parang 'di ba, hindi madali lang akong kausap, parang if you want me here, edi okay, pero kung 'di ba, parang edi hindi. Yun. Parang syempre hindi ka takot in a sense na hindi ko kasi siya iisipin na parang ganun. Kaya hindi ako natatakot, parang ganun. Parang mas takot pa ako na maging full-time artista siya, tapos kasi yun talaga yung dream niya eh. As in, talagang nako-consume siya nun eh. Mas takot ako na
dumating siya doon, tapos ma-realize niya na parang, ito na pala yun. Parang, hindi pala siya. Parang mas yun yung, mas yun yung nakakatakot. Parang ganun. Interesting. Paisip ako eh. Ano naman? Kaibang klase ng takot. Very, ano, parang thesis yung mga, ano. Pang psychologist yung sagot. Pang psychologist yung sagot. Hindi kasi 'di ba kilala niya naman si James, yung drive niya. Iba eh, iba yung drive ni James eh. So parang natatakot ako na baka pag dumating na siya doon. Tapos hindi niya, parang ma-disillusion siya, parang ganun. So paano na? Paano na? 'Di ba? Parang mas malaking problema 'yon. Parang yun yung takot ko. Hindi actually yung baka ma-distract siya or anything. Eh yun na nga yung pangarap niya. Yung trabaho niya nga yung distraction parang. So ayun. Kung hindi sila ano, kung hindi sila comedians, ano yung ina-expect nyo na, kasi ibang-iba ang ano eh, ibang-ibang lifestyle nila. So parang nasanay na tayo sa lifestyle nila na komedyante sila. So ano yung lifestyle or trabaho nila na nakikita nyo na nakayan yung ano, sabayan, na hindi komedyante? Kasi like ako, ayokong, hindi ko kayang, ako ayoko ng 8 to 5 na trabaho eh. Kung mag 8 to 5 na trabaho si GB, parang parang hindi ko kaya kasi mas wala siya sa bahay. Lagi. Eh ngayon na komedyante siya, lagi siya sa bahay. We can do anything, anytime, yung mga ganon. So, hindi ko siya nakikitang nagtatrabaho ng 8 to 5. So, siguro kung may iba siyang job, hindi komedyante, siguro yung mga okay na sa akin yung hosting, yung mga ganon. At least marami pa rin siyang oras sa amin. Parang ganon. So kung hindi komedyante or kung hindi ganyan ang trabaho ng mga partners ninyo, ano yung nakikita nyong trabaho nila na kaya nyong sakyan? Parang ang lalim na. Driver. There's no right and wrong answers. Driver, parang nasasakyan. Parang yung lang natin. Grab driver. Ang bobong sa grab driver. Siguro ano. Siguro parang business. Siguro magbi-business na. Para kasi nung nag-start kami ng Urbano Chicks, parang okay yun na. So, parang marami kaming vent, kung hindi siya comedian, marami kaming inisip ngayon na parang anong pwedeng gawin na business. Siguro ganun. Oo nga. Speaking of Urbano Chicks, ibalik nyo na yan, Carla. Masarap. Spoon. Sana. Lapit na. Ikaw, Kat? Wala akong maisip na pwedeng gawin na yung sena na iba bukod sa ginagawa niya ngayon. So, kung wala siyang trabaho, malamang sugar mommy nga talaga ako. Okay sa yun. Okay sa yun. Oo, okay, sa bahay lang siya. Oo. Sarap naman. Ikaw, Ann? Kami parang 8 to 5 naman kami pareho ni James, ganun. Siguro kung hindi nagko-comedy, baka hindi kami. At saka kung hindi nag-pandemic. Dahil nung nag-pandemic, biglang twice a week na lang yung, di ba, work from home na. So, kung hindi dahil sa comedy, hindi kami magde-date madalas. Kasi usually pag gig, yun na yung date namin eh. So, siguro kung pareho kaming 8 to 5, hindi na rin kami magkikita. Saturday, Sunday na lang parang ganun. So, ayun. Parang ang boring na, no? Oo. Buti na lang nag-pandemic, no? Joke lang. I'm sorry, work guys. I'm sorry. Baka maka-cancel. Ito, last. Siyempre, ang dami pa natin mga komedyante, mga single na mga komedyante dyan. So, sa mga fans na gustong maghabol,
at magkaroon ng shota or jowa na komedyante, ano yung gusto nyong sabihin sa kanila or may advice ba kayo sa kanila para tumagal sila, hindi lang yung one time, one night stand or whatever. Yung tumagal yung relationship. Kasi kasi sa atin, tumagal na tayo, di ba? Ang tagal, parang antagal na rin natin silang ano eh. Antagal na rin natin silang karelasyon. So, ano yung masasabi niyo sa mga gustong humabol sa mga single comedians natin dyan? Siguro sa akin, ano, don't make it hard for them kasi mahirap na yung mga ginagawa nila. So, ano ka lang, huwag mo na silang, huwag ka maging problematic girlfriend na nager or daming demands, ang daming reklamo kasi aayawan ka talaga niyan agad-agad pag mahirap ka pakisamahan. Yun lang. It's Carla. Carla, ikaw? Ako siguro support nyo lang yung comedian kung like ano, support nyo lang sila kasi mukhang madali yung ginagawa nyo, 'di ba? Na magpapatawa sa stage, mukha lang siyang madali, pero behind nun, sobra yung pressure kasi nakita ko kayo noon, nung sobra yung pressure, sobra yung kaba ganyan. So parang support lang tsaka ano, intindihin niyo lang kapag di kayo kinakausap, ibig sabihin nun kinakabahan sila sa set. Nothing bagay. Personal, so, no? Nothing personal. Parang muna, akala mo dead mind ka, pero parang hindi, kinakabahan lang talaga siya. So, yung mga ganung bagay, support. Support your, ano, local stand-up comedian crush. And? Siguro for the girls, mahabang pasensya. Kasi, ang hirap nung hindi mo alam kung may end goal ba na mararating, parang ganun. Hindi ka sure talaga at all. 'Di ba? Hindi ka sure talaga at all eh. Sobrang laking sugal niya. No, parang so walang assurance na magiging successful siya o baka after 10, 15 years hanap siya ng ibang career. Pwede mangyari 'yun, 'di ba? So mahabang pasensya. So, for the boys na single na comedians, so yun na yung hanapin nyo. Babaeng mahabang pasensya. So, may trabaho. Para may fallback sila, no? Para busy. O, tsaka para busy. Para busy yung babae. Kasi kapag hindi busy yung babae, parang mas kailangan niya ng time together. Ano ba? Mas gusto niya magkasama kayo, 'di ba? Eh, ang hirap nung gigs kasi eh, now, yung schedule ganun, 'di ba? So paano kung may nililigawan ka or may dine-date ka? So dapat yung babae busy din siya. So parang alam mo 'yun. Sabik siya na makasama ka, parang ganun. Ah, ganda noon. Oo, para maging sugar mommy ka din katulad ni Kat. Pwede din. So, mula sa kaboses ninyong naiinis na hindi nakuha sa MTRCB gig, Ginny Lakay. Mula sa kaboses yung nagsasabing kabahan ka na, Christopher Min, Jeline Cubillas. Mula sa kaboses nyo na ang natutunan sa episode na ito ay dapat magaling ka at mabilis ka maglayas. Kay Asko, kami ang Lady Bosses! And Cool Girls! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.